Magandang araw! Ngayon ay nasa ikatlong markahan na tayo ng Filipino Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay wastong gamit ng pang-abay. Handa na ba kayo? Halina't simulan na natin! Sa araling ito, ikaw ay inaasama kagagamit ng wasto ng mga pang-abay na naglalarawan ng isang kilos o gawi. Ano nga ba ang pang-abay? Halina't alamin natin. Ang pang-abay ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri, at maging sa kapwa nito pang-abay. Ang pang-abay ay makikilala sapagkat kasama ito ng isang pandiwa, pang-uri, o isa pang pang-abay na lumilika ng parirala. Halimbawa, ang paaralang pinapasukan ni Jojo ay labis na maganda. Ang salitang maganda, ito'y tinatawag na pang-uri. At ang labis na ay tinatawag na pang-abay. Narito pa ang isang halimbawa. Maingat niyang binuksan ang pinto upang hindi maistorbo ang nahihimbing na kapatid. Ang salitang binuksan, ito ay pandiwa. At ang salitang maingat, ito naman ang pang-abay. Narito pa ang isang halimbawa. Talagang mabagal ang kanyang pag-asenso, subalit hindi siya nawawala ng pag-asa. Ang salitang talagang ay halimbawa ng pang-abay. At ang salitang mabagal ay halimbawa rin ng pang-abay. Makikita natin ang salitang talagang na halimbawa ng pang-abay ay inilarawan ang salitang mabagal na halimbawa rin ng pang-abay. Alam mo ba may iba't ibang uri ng pang-abay? Gusto mo ba itong malaman? Halina't pag-aralan na natin. Una, pang-abay na kataga o enclitic. Ang pang-abay na kataga o enclitic ay mga salitang laging sumusunod sa unang salita ng kayarian na kinabibilangan nito. Halimbawa, na, yata, lamang, o lang, man, kaya, naman, nga, muna, kasi, rin, o din, tuloy, pa, ba, raw, o daw, at pala. Ito ang mga halimbawa ng pang-abay na kataga o enclitic. Narito ang halimbawa, halina't pag-aralan natin. Naramdaman din pala nila ang lindol kagabi. Ang pala ay halimbawa ng pang-abay na kataga o enclitic. Narito pang isang halimbawa. Nagdarasal muna sila bago kumain. Ang salitang muna ay halimbawa ng pang-abay na kataga o enclitic. Narito naman ang pangalawang uri ng pang-abay. Pang-abay na mapanahon. Ang pang-abay na mapanahon ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos sa taglay ng pandiwa. May tatlong pangkat ang pang-abay na mapanahon. Una, pananda. Pangalawa, walang pananda. At pangatlo, mapanahong nagsasaad ng dalas. Ang pananda ay gumagamit dito ng, sa, noong, kung, buhat, mula, umpisa, at hanggang bilang pananda na mapanahon. Taritong halimbawa, tuwing bagong taon, namamasyal kami. Ang pang-abay na ginamit sa halimbawang pangusap na ito ay tuwing. Ang salitang tuwing ay halimbawa ng pang-abay na mapanahon na pananda.
Narito pang isang halimbawa. Umpisa bukas, ako ay mag-aaral magbasa. Sa pangungusap na ito, ang ginamit na pang-abay ay ang salitang umpisa. Ang salitang umpisa ay halimbawa ng pang-abay na mapanahon na pananda. Narito naman ang halimbawa ng pang-abay na mapanahon na walang pananda. Gumagamit ng salitang kahapon, kanina, ngayon, mamaya, bukas, sandali, at iba pa. Narito ang halimbawa. Ngayon ay magsisimula akong magsulat. Sa pangungusap na ito, ang ginamit na pang-abay na halimbawa ay salitang ngayon. Ang salita ngayon ay halimbawa ng pang-abay na mapanahon na walang pananda. Narito pang isang halimbawa. Bukas, gigising ako ng maaga para matapos ko ang aking gawain. Sa pangungusap na ito, ang ginamit na pang-abay ng papanahon na walang pananda ay ang salitang bukas. Ang bukas ay halimbawa ng pang-abay mapanahon na walang pananda. Ngayon naman, pag-aralan natin ang pang-abay na mapanahon na nagsasaad ng dalas. Ito ay ginagamit ng mga salitang nagsasaad ng dalas. Ang mga halimbawa nito ay mga salitang araw-araw, taon-taon, tuwing, oras-oras, at linggo-linggo. Narito ang isang halimbawa. Araw-araw akong pumapasok sa aming klase. Sa pangungusap na ito, ang salitang ginamit na pang-abay ay araw-araw. At narito pa isang halimbawa. Oras-oras, tumitingin ako sa aking cellphone para sa anunsyo ng aking guro. Sa pangungusap na ito, ang ginamit na salitang pang-abay ay ang oras-oras. Ngayon naman, pag-aralan natin ang pang-abay na panlunan. Ang pangatlo, uri ng pang-abay. Ang pang-abay na panlunan ay tumutukoy sa pook na pinangyarihan, pangyayarihan ng kilos ng pandiwa, karaniwang ginagamit ang pariralang sa, kay, o kina. Tandaan, ang salitang sa ginagamit kapag ang kasunod ay isang pangalang pambalana o isang panghalip. Halimbawa, maraming magagandang karanasan ang naaalala ko sa probinsya. Sa halimbawang pangungusap na ito, ang ginamit na pang-abay ay ang salitang sa. Ang salitang sa ay halimbawa na pang-abay. Tandaan naman, ang salitang kay o kina ginagamit kapag ang kasunod ay pangalang pantangi na pangalan ng isang tao. Narito ang halimbawa. Nagpunta ko kina Manggani para magpaturo sa aking takdang aralin. Sa halimbawang pangungusap na ito, ang ginamit na pang-abay ay ang salitang kina. Ang kina ay halimbawa ng pang-abay na panlunan. Ngayon naman, pag-aralan natin ang pang-abay na maparaan. Ang pang-abay na maparaan ay nagsasaad kung paano nagaganap o magaganap ang kilos na ilalahad ng pandiwa. Ang mga halimbawa nito ay nang, na, at nang. Narito ang halimbawa. Bakit siya umalis na masaya? Sa halimbawang pangungusap na ito, ang halimbawa na pang-abay na pamaraan ay ang salitang na. Ang na ay halimbawa na pang-abay na pamaraan. Narito pang isang halimbawa. Kinamayan niya ako na mahigpit. Sa halimbawang pangungusap na ito, ang ginamit na halimbawang pang-abay na pamaraan ay ang salitang nang. Ngayon naman, pag-aralan natin ang pang-abay na panggaano. Ang pang-abay na panggaano ay naglalahad ng sukat o timbang. Ito ay sumasagot sa tanong na gaano o magkano. Halimbawa, uminom ka ng 8 basong tubig.
Sa halimbawang pangungusap na ito, ang halimbawang pang-abay na panggaano ay ang salitang walo. Narito pang isang halimbawa. Bumili ka ng 1 kilong asukal sa palengke. Ang salitang 1 kilong ay halimbawa ng pang-abay na panggaano. Narito pang isang halimbawa. Inabot ako ng kalahating araw sa paghihintay sa iyo. Sa halimbawang pangusap na ito, ang salitang kalahati ay halimbawa ng pang-abay na panggaano. Ngayon naman, pag-aralan natin ang pang-abay na pang-agam. Ang pang-abay na pang-agam ay pang-abay na nagbabadya ng kawalan ng katiyak sa pagganap sa kilos ng pandiwa. Kadalasan ding ginagamit ang mga pariralang marahil, siguro, tila, baka, wari, parang at iba. Narito ang halimbawa. Marahil ay natuto na siya mula ng mahuli ng guro na nagdadaya sa pagsusulit. Ang salitang marahil ay halimbawa ng pang-abay na pang-agam. Narito ang isa pang halimbawa. Tila habang buhay nang mananatili sa kanya ang ganda ng Bagyo. Sa halimbawang pangusap na ito, ang halimbawang pang-abay ay ang salitang tila. Ngayon naman, pag-aralan natin ang pang-abay na panang-ayon. Ang pang-abay na panang-ayon ay pang-abay na nagsasaad na pagsang-ayon. Kadalasan gumagamit dito ng mga salitang oo, opo, tunay, sadya, talaga, syempre at iba pa. Narito ang halimbawa. Oo, maniwala ka, ikaw ang pinakamatali kong kaibigan. Sa halimbawang pangusap nito, ang salitang oo ay halimbawa ng pang-abay na panang-ayon. Narito ang isa pang halimbawa. Talagang mahirap ang buhay kung hindi makapagtatapos ng pag-aaral. Sa halimbawang pangusap na ito, ang salitang talagang ay halimbawa ng pang-abay na panang-ayon. Ngayon naman, pag-aralan natin ang pang-abay na pananggi. Ang pang-abay na pananggi ay nagsasaad ng pagtanggi tulad ng hindi, undi at ayaw. Halimbawa, ngunit marami pa rin ang ayaw tumigil sa paninigarilyo. Sa halimbawang pangusap na ito, ang salitang ayaw ay halimbawa ng pang-abay na pananggi. Para sa gawaing pagkatuto bilang isa, tukuyin ang pang-abay sa bawat pangusap. Isulat na yung sagot sa iyong kwaderno o sagot ng papel. Narito ang unang bilang, halina at sagutin ko na para sa inyo. Si Russell ay mahusay magbasa at magsulat. Sa pangusap na ito, ang salitang ginamit na pang-abay ay ang mahusay. Alam ko, kayang-kaya mo na sagutin ang mga susunod na bilang. Pangalawa, masayang nagdiwang ng Kapaskuhan ang mag-anak na Rivera. Pangatlo, masipag mag-ipon ang batang si Amy kaya meron siyang pambili ng bagong aklat. Pang-apat, mabilis na sumilong ang mga naglalaro ng basketball matapos bumuhos ang malakas na ulan. Pang-lima, nawawala ang laro ang aso ni Bien kaya mabilis niya itong hinanap sa buong bahay. Para sa gawaing pagkatuto bilang dalawa, sumulat na isang pangusap na nagsasaad ng pang-abay na pamaraan, panlunan, panggaano, panang-ayon at pananggi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno o sagot ng papel. Para sa huling gawain ng araling ito, kompletuhin ang pangusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno o sagot ng papel. Ang blank ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, panguri, at maging sa kapwa nito pang-abay. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami kang natutuhan sa araling ito. Maaari mo ring ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala.
Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam, mga bata!